So hey, what's up mga kokote? It's me, Ate Mariel, at welcome sa Quadernos, where learning is the name of the game. So kung bago ka pa lamang sa aming YouTube channel, i-click mo na ang subscribe, like, and share button para maging updated ka sa aming mga videos. So samahan natin si Super K sa panibagong araw at panibagong lesson na ating matututunan dito sa Quadernos, at ang bagong lesson natin for today is the sun. So medyo nagkaroon na kayo ng idea about the sun. So syempre, mas papalawakin pa natin tong lesson na to. So yung una kong tinuro is from pang grade 2 siya. Pang grade 2 ba? Wait lang. Correct me if I'll correct myself if I'm wrong. Oops, bumaliktad. Ang alam ko is ito ang pang grade 2 to. Pang grade 2 to. So yung nauna is pang grade 3. So yan. So before we start our lesson, so let's have a little great men, great works, and of course trivia for this day. So si Gregor Mendel, 1822 to 1884. So a Roman Catholic priest and science teacher. He experimented on pea plants. He found out that the traits were either dominant or recessive. He identified some dominant and recessive traits in plants. He is considered the father of heredity. So, eto na. So, nung heredity class namin, nung ako ay grade 9, if I'm not mistaken, so, syempre, nabanggit si Gregor Mendel. So, si Gregor Mendel ang father of heredity. So, si Gregor Mendel ay isang Roman Catholic priest and, of course, a science teacher. So, in-experiment niya yung mga pea plants. So, you know yung mga pea plants. So, kita niyo naman sa mga Plants vs. Zombies, yung mga pea shooters. So, mga ganon yung itsura. Yung green plant siya, basta green siya. So, pea plants. He identified the traits were either dominant or recessive. So, hindi na natin papalawakin yung dominant and recessive kasi mababala tayo sa lesson natin ngayon. So, he identified some dominant and recessive traits in plants. So, yon about plants na mga na may na-identify siyang dominant and recessive traits sa plants. So, siya, tandaan, si Gregor Mendel, ang father of heredity. So, syempre, makikilala na siya kapag heredity class na kayo sa grade 9. If I'm not mistaken, grade 9 ako noon na pag-aralan namin yung heredity niya. Yung mga DNA, RNA, so yan. So, nandito na tayo sa ating lesson proper. So, ito na naman tayo sa sun, ang liwanag ng buhay. So, at daytime, you see the sun. So, sa pag-daytime, sun. So, sa paggabi, may moon, may stars. So, ganyan. The sun is the source of all energy on Earth. So, syempre, di ba sa solar system, nagsistart sa sun? Mercury, Venus, Earth. So, syempre, yung mga plants na yon, ang sun, yung sun natin. So, sa Earth naman, sun ang ating source ng energy sa ating mundo. Without the sun, life is impossible on Earth. Everything would turn to ice and all living things would die. So, syempre, kapag walang sun, so, syempre, malamig, madilim. So, syempre, lahat ng living things ay mamamatay. So, of course, it makes sense. Wala ding mga humans if siyempre, walang mabubuhay na humans if walang sun. So, kung walang sun, walang lahat, walang living things, wala, nothing talaga. So, do not look directly at the sun. It is so bright that it can cause blindness. You may only look at it through a filter. So, syempre, kapag medyo nasisikatan tayo ng araw, pag tumitingin tayo sa taas, so medyo masikat yung araw, so, na medyo nasisilaw yung mata natin, masakit talaga siya sa mata. And mapapaiwas talaga agad tayo ng tingin sa sikat ng araw. Kasi nga, it can turn your eyes into a blind. So, mabablind yung mata natin. And pwede lang natin siya makita by using a filter. So, yan. Pero hindi tayo pwede makatingin sa sun into direct by our own eyes. So, yan. What does the sun do for us? So, ano nga bang ginagawa ng or work ng sun para sa atin? So, there are countless things that the sun gives us. Let us mention a few of them. Number one, it makes the world bright. So, syempre, bago natin sabihan yung mga jowa natin na ikaw ang liwanag ng buhay ko. So, syempre, ang sun talaga ang pinakatotoong liwanag ng buhay natin. Kung wala yung sun talaga,
wala tayong lahat dito. Mamamatay ang mga living things kung wala ang sun. Kaya huwag mong sasabihin sa jowa mo na siya ang liwanag ng buhay mo dahil hindi naman, dahil kapag nawala naman siya, of course, hindi ka pa rin naman mamamatay. Well, that's a joke. Charot. So, yan. Without the sun, there would be no night and day. So, walang araw, walang gabi. The world would be always dark. So, syempre, pag iniwan ka ng jowa mo, pag nawala na yung araw mo, magiging madilim ang mundo mo. But ito, literally na magiging madilim talaga. Na parang pag nagpatay ka ng bumbilya sa buong bahay mo, ganun kadilim, or mas madilim pa. There would be no such thing as color. So, walang mga color. So, mga walang kulay, or puro black lang, pitch black lang talaga makikita mo. So, do you know that colors come from the sun? So, may panibago na naman tayong trivia. So, ang mga colors ay nagmula sa ating sun. So, kung wala ang sun, walang kulay. Or mga walang ibang mga other colorful colors na pwede nating makita. So, syempre, black lang talaga. So, next tayo. It makes earth warm. So, syempre, kung walang sun, hindi magiging mainit. So, malamig talaga. The sun does not only give light, it also gives heat. So, syempre, kapag talaga summer, puro tayo comment ng beat the summer heat. So, syempre, dahil yun sa sun. So, wait. So, okay, medyo nag-ice lang ako ng boses ko kasi medyo nagkakaroon ng harang sa pagsasalita. Okay, so let's continue. Do you notice that nights are colder than days? Without the sun, everything would turn to ice. So, may mga marami talagang times na mag-feel natin talaga na ang gabi ay talagang medyo malamig-lamig. So, kapag lalo na pag Christmas season, hindi mo na kailangan talagang maggumot dahil sa sobrang lamig. Hindi mo na talaga, mali, wait lang, nagugulo. Hindi mo na kailangan mag-electric fan dahil sa lamig. So, yan. Pag medyo mainit-init yung temperature sa gabi, so, syempre, hindi mo na din kailangan magkumot. Unless, may lamok. So, number 3, it destroys some germs that cause sickness. So, yan. Germs. Nagde-destroy ang sanang mga germs that can cause sickness or mga sakit. Sunlight has powerful rays that kill germs. It is also powerful that if you stay long under the sun, your skin would get burned. So, syempre, pag masyado kang feel na feel yung sunbathing mo at hindi ka naman naglagay ng sunblock, sunog talagang balat mo. Have you ever been sunburned? So, syempre, magkakaroon talaga, most of the time, magkakaroon talaga ng sunburn kapag nagkakaroon tayo ng chance sa pumunta sa beach, masyadong maalaw, and wala tayong, hindi tayo nakapaglagay ng sunblock. So, sunburn talaga. It helps plants to manufacture food. Without sun, plants cannot make food. Plants need the sun to put water and carbon dioxide together to make sugar and starch. Can you give other thing, good things that we get from the sun? Meron pa ba tayong naiisip? Don't forget that the sun also can also be harmful. That is why you should know how to protect yourself from the sun. So, syempre, may positive and negative effects lahat ng bagay dito sa ating buhay at sa mundo. So, always wear a hat or an umbrella if you go under the sun. So, maglagay ng pandong, magpayong. So, syempre, para hindi ka mainitan at hindi ka rin magkaroon ng higher risk to have a heat stroke. Protect your eyes by using dark glasses when the sun is too bright. So, syempre, pag feel na feel nyo talaga yung sunbathing nyo, pwede ka mag-use ng dark sunglasses na may UV protection and ultraviolet protection para syempre maging safe din yung ating mga mata. When you go swimming, use sunblock cream to protect your skin. So, syempre, ang kaakibat ng hindi paglalagay ng sunblock ay ang sunburn. So, always use sunblock to protect your skin. So, syempre, depende na yun sa SPF. Kung SPF 15, 30, depende. So, may iba't iba kasing labels and use. So, thank you. Have a great day and God bless. Click the thumbs up button if you like this video and leave a comment down below if you have suggestions, clarifications, and of course, questions about this video and to our future videos and recent videos. So, thank you. Have a great day and God bless you in my next video. Bye-bye!